Okay, so welcome back mga katek sa ating panibagong video. And today, meron lang akong ipipreview sa inyo ang aking simpleng solar setup na kung saan meron ako ditong 22 ampere hour na battery, 18650 battery, 3S15P. Okay, so meron ako ditong BMS na 60 ampere. Ayan, 3S BMS. And meron din ako ditong, ano ba tawag nito? Basta ito yung voltage meter ng bawat group of cell kung ilang voltage siya. So, ang 2 ko is 3.91, ang 3 is 3.98, and 11.7 volts na ito total. So, ayan, ang next kong bibilin is ang active balance cell. So, sa next project ko na to. Pero, ipipreview ko lang muna sa inyo ang aking setup na kung saan ginamit kong solar charge controller ang ating back converter na 300 watts. So, yan ang simpleng setup ko, but ang aking problema is meron akong bagong 30 watts na solar panel, and para ma-add ko siya dito dahil hindi ko siya pwedeng i-add sa kasamang mga solar panel nitong unang setup ko, which is meron akong apat na 15 watts na solar panel like this. Okay? So, hindi ko siya pwedeng i-add. Ngayon, ang gagawin ko is itong dating solar charge controller ko is ito ang gagamitin natin na hiwalay na pang-control ng solar panel. Magkakaiba silang solar charge controller, but ang battery mo ay iisa. So, ganun ang dapat gawin natin kung meron tayong iba't ibang wattage ng solar panel. Dahil hindi natin ito pwedeng pagsamasamahin dahil pwedeng may bumigay isa dun sa mga ginrupo mo na hindi match ang watts ng solar panel. Ngayon, ikakabit ko na ang aking solar panel sa taas. So, samahan nyo ako mga katek. Okay, let's go. Okay, so ngayon mga katek, ito. Punta tayo dito. So, ito ang aking nabiling solar panel. So, ito yung gagamitin kong wire na pangdugtong sa kanya. And, ang specs nito is, so Chinese solar panel lang ito. Ang specs niya is 30 watts. And mga katek, so 30 watts siya, 21 volt open circuit voltage, short circuit current is 1.82, and ang ampere niya is maximum power current is 1.66. and mga katek, so ngayon ito install natin sa taas, and ang gagamitin kong charge controller dito is yung kanina kulay white na charge controller. Okay, let's go. So ngayon mga katek, ito yung simpleng solar setup. So ngayon ito idadagdag natin para dun sa setup natin sa battery pang charge. Ayun, hiningal ako. Ayan. Wait lang. So ikakabit na natin ngayon mga katek. So nakita nyo, yan ating simpleng solar setup. Okay, so yun yung 20 watts ko, dalawa at tatlong 15 watts, tapos isang yung bagong 30 watts. Okay, so yan lahat ang, so itong tatlo yung sa battery, itong isa hiwalay na charge controller, hiwalay na charge controller, tapos ito is yung sa fan. Okay, so yan ang setup ko mga katek. Okay, so recap po lang mga katek yung natalakay natin kanina. So kung meron tayong magkakaibang wattage ng ating solar panel, so ang the best na solution natin para magamit pa rin natin ang ating solar panel na iba ang watts dahil sa kunwari iisa pa lang ang ating battery, so pwede natin yon i-add sa pamamagitan ng paggamit ng ilang solar charge controller. Kagaya nitong aking setup, yung mga 15 watts kong solar panel, ito yung charge controller niya, ang aking back converter. And yung isang 30 watts na solar panel ko, ito naman ang ginamit kong charge controller.
So hindi mo siya pwedeng i-parallel or i-series ang magkakaibang wattage ng solar panel dahil pwedeng masira ang mas mababang wattage. So ganun ang mangyari kapag pinagsama-sama mo silang magkakaibang watt. So ang the best na solution is, okay, gagamit tayo ng magkakaibang solar charge controller. Okay, yun lang mga katek. And thanks for watching. Alright.